Subhanahu wa ta'ala, the Lord of the universe, and may the peace and blessings of Allah be upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his households, his companions, and those who follow the righteous footsteps. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst them bi'idhnillah and dwell with them in paradise bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Dearest brothers and sisters in Islam, I greet you. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At sa lahat po, magandang hapon po sa inyong lahat. So, our beloved televiewers, welcome to our program Talk Islam. We are very honored once again to have with us the technical working group of the Darul Ifta Crisis Management Committee. So, maybe one would wonder, what is this Darul Ifta technical working group? So, this technical working group is the overseeing committee on the part of the IDPs or internally displaced person that was affected, greatly affected by the recent crisis in Zamboanga. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, they are within the process of planning implementation on the rehabilitation of our brethren that was, like we said, affected by the crisis in Zamboanga. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, we will introduce to you the core members of the technical working group of the Darul Ifta. First, we have the head of the technical working group, the ever active, no other than Haji Abdul Wahid Ka Ben Lutian. And we have also the newlywed Professor Noor Daniel, the brave Professor Noor Daniel. And we have one of my favorite advisor, Professor, he is one of the ever outspoken person that I know, Professor Munib A. Kahal. So inshallah, we'll ask from them some greetings of peace to our televiewers. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon at magandang gabi at magandang araw sa lahat ng mga tagapanood at sa lahat ng sumusubaybay sa Talk Islam. A'udzu billahi samiyul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And good afternoon. No. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursaleen Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Ma ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo kami po ay nagpapasalamat sa programa ng Nidaul Islam at lalong-lalo na sa programa ni Sheikh Salman Sakili about Talk of Islam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So there you have it, ladies and gentlemen, the core members of the technical working group of the Darul Ifta Crisis Management Committee. And alhamdulillah rabbil alamin, andito po ang ating isa mga IDPs. Inshallah, alhamdulillah. Also a member of the technical working group, Tanjal Kautan, no other than brother Gamar Hasan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan. So alhamdulillah rabbil alamin, before starting the program, we would like to introduce to you our new co-host, my brother Sherhan Daris. So he will be facilitating the question and answer portion of our program. So inshallah subhanahu wa ta'ala, he will be with us together with brother Ali for Talk Islam, inshallah subhanahu wa ta'ala. So we will give the floor to brother Sherhan Daris, inshallah. Fadal Sheikh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'ad, fa ayyuhal hudurul kiram, uhayyikum bi tahiyatil janna wa bi tahiyatil islam. Ahibati fillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha natin, ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allahu subhanahu wa ta'ala at pasalamatan natin sa kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Higit lalo ang regalong binigay niya sa atin, ang paggabay niya sa atin, ang pananampalataya at walang iba ang relihiyong Islam. Ang ganap na pagsuko, pagtalima, pagsunod sa kautusan ay para lamang sa dakilang takapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala.
So mga kababayan o mga giliw naming tagapakinig or tagapanood, mga kapatid sa pananampalataya, sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol naman kung ano na yung updates or yung pacing or yung process ng rehabilitation which regards sa crisis dito sa Zamboanga City. So, una-una, meron po kaming mga tanong na inihanda. Inihanda para sa mga guests natin ngayon, which is the team, the technical working group from the Darul Ifta. First is that, ano na yung sitwasyon ng mga temporary shelter? At kamusta na yung mga tao o mga brothers natin doon sa tinatawag nilang bank houses? Second, ano na yung promise ng government para sa mga brothers nating na yung nakaranas ng crisis ngayon dito sa Zamboanga? Third, ano-ano or ano yung part ng NCMF, National Commission of Muslim Filipinos, sa problems or ano yung mga solutions nila which regard this problem? At saka gusto na din naming itanong kung yung up to March na lang ba yung mga kapatid natin dyan sa grandstand, at yung mga vital questions ay siguro mamaya itatanong natin, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasagutin kita tungkol sa katanungan mo kanina regarding sa first question mo kung ano na yung kalagayan ng mga IDPs, yung mga kapatid natin sa temporary shelters or sa evacuation center. As of ano, i-update muna kita kapatid tungkol sa situations to the number of families affected. Kung ating maalala, last December 2, nagkaroon na tayo ng programa dito rin sa ni Daul Islam. If I'm not mistaken, that was also December 2. The issues that were tackled is about no-to-relocation issues. And it was attended by the Darul Ifta CMC and some technical working group and also the legal counsel. Now, as information, balikan po natin ang affected families or individuals, there were 113,000 mga Muslim lang. Ngayon po, ang i-updates po namin sa inyo, from September 9 to December 9, itong source na po is sa IOM, yung International Organization of Migration and the SWD. The affected families on September was 23,794 families, 118,819 individuals. Now, as of December 9, accordingly, ang na-record nila is nasa 5,143 families na lang and 26,010 individuals. Now, kung ating maalala na nasabi rin natin yung number of evacuation center before, what it was last September ay nasa 58 po yung evacuation center. Ngayon, 12 na lang ang identified. And for the information ng mga sa mga televiewers natin, ang pinakamarami pa rin IDPs ay ang grandstand, ang Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex. There were 2,848 families pa ang nasa loob ng grandstand as of December 9. Ito yung pinaka latest na statistic na nakuha natin based on the DSWD and IOM statistic or records. And then the other, the 2,295 families ay nasa temporary shelters sa Tulungatong, sa Rio Hondo, and Taluksangay. Ngayon, kung titignan po natin ang kalagayan ng mga IDPs natin sa iba't ibang evacuation center or we could say it, temporary shelters, ay mas lalo po ang katotohanan, mas lalo pong naghihirap yung mga kapatid natin. Ang akala ng mga kapatid natin na hindi naapektuhan ng crisis na ito, akala nila, although kahit i-advance ko, nasasabihin natin, approve
approved na yung tinatawag nilang rehabilitation, pero kung titignan nyo po at mabibisita nyo po yung kalagayan ng mga kapatid natin, mas lalo silang naghihirap. Araw-araw ang kahirapan po ng mga kapatid nating IDPs. So, siguro ang ibang member natin ng Technical Working Group, most especially si Professor Munib at saka si Professor Nur Daniel, sila po yung palaging nasa ground at nakikita at tinitignan po nila yung kalagayan ng mga kapatid nating IDPs. And siguro baka meron pong maibigay na information ang mga kapatid natin sa Technical Working Group members. Kagabi lang, mga 10 o'clock ata, may tumawag IDP sa grandson na nagsasabi, itatransfer na daw sila, i-force transfer, relocations. At ang problema nila ay fire victims sila. Ibig sabihin, nasunog ang kanilang bahay, pero hindi po na-register. Ibig sabihin nito ay mga information na feedback galing sa grandstand at sa ibang evacuation center, dumadami pa, dumadami. Yung kailangan natin siguro dito, at siguro mamaya matackle natin, yung ano mga immediate na actions natin. As I said, every now and then, marami tayong mga bagong problema. A'udhu billahi minas samii'i minas shaitaanir rajim. Yung sitwasyon ng ano ng mga the situations of the IDPs in different IDPs camp ay meron kasing dalawang kasi yan eh. Merong dalawa, may pagkakaiba ng surviving at saka ng living. For now, ang mga IDPs ay they are surviving. Meaning hindi na nila iniisip what to eat, where to get the food to be eat. And then, what is the situation? How will be the situation? They're just counting hours, counting days, counting weeks, and probably months. That is surviving. Kasi when you say living, you have to have human condition. It should be humane enough for you to live with peaceful mind, with religious freedom, with cultural sensitivity being attained to. Eh ngayon, when you are going to take a look at the whole of it, especially the camp, wala yung concept of living. Ang concept lang ay surviving. Yun yung real situation ng IDPs sa iba't ibang shelters kung saan sila nando doon. So, yung ayon sa sinabi mo na yung mga living na sinasabi mo, may mga promises ba yung government which tackles about that topic? Assalamu alaikum. Ang problema kasi is, although there were promise na particularly sa mga distribution of relief, so wala nating relief since December 9. Tapos yung food for work program natin, na pagkaalaman natin siguro last week pa, wala na yung trabaho. So meaning to say, from relief and food for work program at the government, wala na. So makikita natin yung mga tao sa evacuation centers, sa lahat ng mga evacuation centers identified, at saka yung mga home base, talagang desperado na sila. At saka wala tayong masyadong concrete information or pronouncement from the local government that they are staying for a while or for another 3 months. Gusto lang natin i-clarify yung pinirmahan nilang affidavit or waiver that they are going to stay at the span of 3 months. And as it was promised by the national government, the rehabilitation will take place from 6 months to 18 months. So, ibig sabihin, if the IDPs already signed the waiver that they are going to stay in Tulungating for 3 months, so how about the remaining months? Where saan natin silang dadalhin? At saka yung mga supplies na kailangan. Gusto na lang natin linawin na hindi po ito kalamidad. Hindi po ito ginusto ng mga civilian na sunugin or paggirahan yung bahay na. It was the government who decided to raise wars against the MNLF. So talagang dapat gobyerno ang
ang nakikita natin na who would play a vital role in giving assistance to the IDPs. At saka, ang ina-assume lang po namin dito na since sa gobyerno tayo, lahat ng mga responsibilities sana may ibibigay talaga ng ating local pamahalaan. Kasi yun po ang hinahangad ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Siguro, kapatid, mayroon ako idagdag doon. No? Regarding sa ano, sa sinabi ng local government sa ating approach sa mga IDPs natin. Kung ating matatandaan, Professor Munib, no? Correct me, no? Sinasabi nila there are three phases ang approach nila sa IDPs. Unang-una, yung humanitarian response. Yun ang pagbibigay nila ng relief relief operations, yung relief good din sa mga IDPs. At tama yung sinabi ni Brother Gamar Hassan. Si Brother Gamar pala, siya ang kauna-unahang nag-campaign ng against no to relocations. At siya rin ang naging poker person ng IDPs. And he is also one of the members of the technical working group. Ngayon, kung ating maalala po, ang phase 1 na sinasabi nilang humanitarian ay nag-end na po nung December. Actually, it was December 9 up to December 17. Yun ang sinabi nila. And then, yung second phase na sinasabi nila is early recovery. Yun ang tinatawag nilang food for work and cash for work. So, pagtrabahuan ng mga kapatid nating IDPs, bibigyan sila ng pagkain or at saka na bibigyan sila ng sweldo. Pero, ito yung dapat na i-confirm natin sa technical working group kung hanggang kailan ba yung early recovery na sinasabi nila. Kung ang early recovery is hanggang ano, hanggang sa makapasok yung mga kapatid natin dun sa permanent shelters nila in which na ma-implement yung rehabilitation, ay napakabuti kung ganun. Eh kung ganito rin pala ang naririnig natin na up to January or up to March na lang yung pakikinabang ng mga IDP sa local government and sa national government, ay dapat talaga tayo mga kapatid natin na mga Muslim, ay dapat po tayo ay mag-isip-isip. Dapat po tayo mag-isip-isip kung ano naman ang pwede nating maitulong o magagawa natin, lalo-lalo na yung mga hindi na-affect ng crisis na ito. Mashallah. So, yung sinabi mo kanina, Katuan, yung which regards sa mga three phases or three approach of the government, local government, for all of the victims of the siege here in Zamboanga City. I was looking forward that you were talking about humanitarian. So, kung makikita natin, I don't think so. It's for human. Well, early recovery, I do not think also na it's na-recover. May recovery na. At rehabilitation, reconstruction. Itong rehabilitation, reconstruction, gusto ko lang talagang itanong. Kasi yung sabi nyo kanina is that may implement, approve na ito. Pero now, we are asking yung implementation. Paano to na-implement? Paano? Kasi hindi masyadong clear sa mga kapatid natin na sa lahat ng kapatid natin na apekto ng problemang ito. Professor Manny? Well, ano yan eh. May process yan eh. Everything has to go under the sets of process. Kahit pa yung sinasabing promise ng government doon sa tatlong phases ng relief and rehab, meron din yung component ng iba't ibang components at saka mga promises. Basta rest assured na ang IDPs at saka ang technical working group ng Darul Ifta CMC is only asking what is due to the people within the bound of the law. We do not go beyond and above the law. So, if the government, be it local or national, doesn't comply with what we are asking, they are the one who is going above the law. Because what we are asking is within the bound of the law. It is within the international humanitarian law. We are guided by a constitutional right as a citizen and taxpayer of this city. So, be it as it may, doon sa humanitarian, at some point, we really have to congratulate the city for the job well done, but the job well done is not enough. Diba? It should be sustained and continue. Kasi ang pinakamasakit nito or ang pinakamasaklap nito is at some point, yung acceleration ng pagtulong mataas. Pero yung pag-decelerate naman ng impact nito, mataas din. Ibig sabihin, lilipad ka ng napakataas,
ang projectile pababa yun, ganun din ang sakit. Ano yan eh, 1:1 yan pagdating sa research. Tutulungan mo ang tao, tapos bigla mo nga alisin, masakit din yun. So doon sa humanitarian, yun ay isa sa mga pinakamalaking concern natin. Doon naman sa implementation phase, meron din yung process. May planning tayo, may brainstorming ng plans, and then yung plans has to socialize with the people kung mag-fit in ba sa needs ng mga tao. Hindi pwede planuhan tayo ng ibang tao who do not know anything about culture, situations, place, at saka terrain ng ating lugar. That's the most component of it. And the most component of planning is social acceptance. Pag hindi yan tinanggap ng mga tao, then the one who plans should question themselves, why are we planning for the people that we do not know? Yung mga ganun. Now, when you are going to ask, kung tatawin mo yung CMCT, Technical Working Group Darul Ifta, we did to the best of our ability to question the plans, especially the implementation. Rest assured that the one we question is the authority that will implement the plans. And the question we are asking to them is not for our own good, it's not for our own sake, it's for the sake of our people and for the sake of the IDPs. Ang tanong nga namin is, who created that plan? Ang sabi ng mga nagplano, kami. From where are you? Are you from this place? Ang sabi nila, hindi. Who is comfortable with that plans? Ang sabi nila, kami. Ang sabi namin, it's a little bit of a mistake because you should not be the one who's comfortable with the plans. It should be the people who are going to use the plans. So, kung tatanungin mo kami how is the implementation, ngayon ay nasa process pa siya ng reconstruction at saka incorporation ng mga iba't ibang technicalities ng plano at saka nasa detailed plans na. And as far as the technical working group ng CMC is concerned, we would like to assure the IDPs and the people that God is with us and Allah Ta'ala is watching over us. What we are articulating, conveying, suggesting, and even fighting to the extent of raising voice is for their own good. Alhamdulillah, we're not even paying a cent of this one. But Alhamdulillah, the fire of helping these people is still burning in our heart. Inshallah, it will sustain. May dagdag lang ako konti. Rehabilitation and reconstructions. Hindi naman ako engineer na nagsasalita tungkol sa reconstruction. Yun yung malalim naman ng reconstruction. Sa rehabilitation, yung bilay niyan, infrastructure. It's talk about the heart wounded noon. It's talk about psychological effects. Kung iuna natin, kung tingnan natin talaga, kasi ang city government meron silang tinawag na, ano yung tinawag nila yung healing. Ang healing doon, simple lang, home now. Yun ang healing, home now. Kahit i-reconstruct na natin, maganda pa mang banglo. Di pa yung kailangan nila. Ang una is home now. Anong home now doon? Hindi basta-basta kaya namin yan, sabi ng city government. That the other Muslims foundations, gaya ni Abdulaziz, sinabi niya, kaya namin. Ang kailangan natin doon sa psychological, yung assurance from them na imadali natin. Ganun. Wala kami nakita clear statement galing sa city government, wala talaga, as TWG. So, nasabi mo yung which regards kay Brother Abdulaziz, which is si Robin Padilla. Di ba yung parang narinig ko sa scenario na pinag-usapan nila is that if the government of the Zamboanga City walang budget, well, he would cater, he would shoulder. So, in connection with this, you know, topic, payag ba yung government ng Zamboanga? Or ano na ba yung updates which regards that thing? Ano yan eh? Let's clarify that thing. Ang foundation ng ating brother who wanted to be not named, who wanted to remain at the shadow of hiding, ay meron silang pabahay. Pero yung pabahay nila ay ang tawag nun is turnkey. Ibig sabihin, they will build 5. I-occupy yung 5, and another 5, another 5, another 5, hanggang makabahay lahat. Pero ang condition nito is, yung plano nila should be remain independent plan. Meaning, hindi siya dapat ma-incorporate sa planning ng be it city, be it local. Ngayon, ang pinaka-contentious issues dito is, ang city natin, meron silang group of planners who are deemed to be intellectuals.
kasi mga professor din to eh. And then, yung plano ng ating brother ay hindi mag-fit in doon sa plano ng planners ng city government. Kasi ang plano ng city government is standard housing plans. So, ang plano ng ating brother ay hindi siya mag-fit in, kaya nahang siya. So, what he needs for now is a clearance. Sabi niya, bigyan niyo kami ng lupa na wherein it is a government property, kasi mahirap din pag hindi siya government property, kasi kukunin din ng may-ari and then ma-develop, tapos kukunin ng may-ari, sayang lang din. It's a government property, tapos yung government property na yun is willing to be donated to the people to be occupied. Yun ang walang signal galing sa CMC, sa city. Yun ang ano na yun. So, actually, ang sabi ng brother natin, meron silang naka-standby na funds intended for housing. Tinanong nga namin kung pwede ba yung siyang i-divert sa livelihood. Ang sabi niya, no, it cannot be. Kasi for housing lang talaga yun. Ang sabi namin, that will take time, brother. Kasi ito nga yung technical description ng conceptual plans, hindi pa na-discuss. What more na kung may papasok na ibang mga grupo that will intend to, you know, build another housing for the city. So, yun yung pinaka-clear doon. Ang sitwasyon doon is, ang pinaka-clear doon is, they are willing, they are ready, and meron silang standby fund. Ang wala lang is the go signal from the city na may lupa, and bibigyan sila ng full authority to build the house according to their design. Yun lang ang wala. Okay. Follow-up question. Yung patungkol naman kasi, as we all know, you are from the technical working group of the Darul Ifta and CMC. Now, kasi yung iba naman gusto nilang malaman din kung saan na ba kayo, kasi hindi nila makita kung saan na din kayo, at least ma-feature kung saan na yung patungo tayo. So actually no, ang technical working group CMC, Darul Ifta. As all we know, no, na nung last December 13, there were consultation with Secretary Singson, the DPWH Secretary, and with the local government. Ang umattend dito ay mga IDPs, representative the IDPs, stakeholders, and the Darul Ifta. CMC and Technical Working Group. Nung araw na yon, nung last December 13, nagkaroon po ng presentation ang UP Planades, yung tinatawag nilang conceptual plan. So, nung araw na yon, tulad ng sinabi ni Professor Munib kanina, rest assured yung mga tinatanong natin ay very relevant sa issues ng rehabilitation. So, ang nangyari po, maraming mga katanungan doon lang sa dalawang barangay like Rio Hondo and Mariki. Meron silang na mention doon, especially the Secretary of DPWH, na anong sinabi noon, brother, minimal impact on the part of the may mga marirelocate, minimal impact. Sinasabi nila yung minimal na yon, nung tinanong ko, ano ba yung figure ng minimal na yon? Ang sagot sa amin ay nasa 1,500 plus families. So meaning, pag i-sumatotal natin yung dalawang barangay is more or less 3,000 families, nasa 50% yung ma-relocate. Ngayon, ika-clarify lang po namin, mga kapatid. Alhamdulillah, yung sinasabi nilang minimal impact o ma-relocate ay hindi po na as much as possible mami-minimize yun. Magiging, ang gusto namin is as much as possible at least 500 or less than 500 ang ma-relocate. Ang pangalawa is, alhamdulillah, ang ginawa ng national government din, although may relocation, pero hindi siya off-site, on-site siya, adjacent to the barangay. Ganun ba yun? Which is, kung titignan mo, ang relocation, o kasi sinabi natin, o spillover na tinatawag namin, ay dun lang sa adjacent barangay ng dalawang barangay na yun. Nasa likod lang ng Kasanyangan. Ngayon,
kung saan na tayo, last December 19, kung titignan natin yung conceptual plan na pinisent ng UP Planades, na tinatanong din natin, maraming katanungan doon, na isagot din at very open din yung UP Planades sa mga suggestion and recommendation from the Technical Working Group of Darul Ifta CMC. Nagkaroon tayo ng multi-sectoral consultation on planning, on Build Back Better Zamboanga. Etong Build Back Better Zamboanga, this is the concept of the, you know, city government. Etong suot-suot ko, ibig sabihin, hindi maliwanag dito na tayo sa Technical Working Group, sa Darul Ifta CMC, hindi po tayo kalaban. Hindi po tayo kalaban ng gobyerno, hindi po tayo kumukontra. Tayo ay, kumbaga, kinukorek lang natin. Minsan, siguro sa paningin natin, yung landas na hindi na naayon, sa paningin natin na hindi na tama, ay itinutuwid natin. As much as possible, dun tayo nakikibaka, dun tayo nakikipaglaban sa lalo-lalo sa karapatan ng mga kapatid nating IDPs. So, on September 19, there were a statement of support. Supporting the conceptual plan of the UP Planades, kasi ang lumalabas kasing issue, supportahan nyo na para ma-implement na yung rehabilitation. So, the attendance overwhelmed. Nandun yung barangay officials ng Rio Hondo, Mariki, and some representative from the IDPs, and even the Badjao, the tribal leaders also were present. And they supported the conceptual plan provided with recommendation and some proposal on the conceptual plan. So, ito po, pinapakita ko sa inyo. Statement of support, masyado medyo mahaba po. Consultative meeting on no to relocation, yes to redevelopment. Statement of support on regarding on the conceptual plan of the UP Planades. Basahin ko lang po ang portion nito. We appreciate Z3R, Zamboanga Roadmap to Rehabilitation Reconstruction. Project objectives as resonating and congruent to our desire for yes to redevelopment, as it intends to improve the overall environment of the affected communities and generally improve the public safety and security. Dito po nakalagay, however, we express the following reservation on the specific details of Z3R proposal. So, ito pong tinatawag naming statement of support, hindi lang naibigay natin, na-receive natin sa local government, even the President of the Republic of the Philippines, President Noynoy. Kung maalala nyo, bumisita sila dito last December 22, ito po ay naibigay natin at na-present ng ating spokesperson ng Darul Ifta CMC na si Sheikh Jamal Munib at nabigyan po ng pagkakataon na nakapagsalita ang ating Sheikh. At sana po kung nandito si Attorney Apion, kasi he was one of the attendees at that time, siguro may paliwanag natin na ang meeting na pumunta rito si President Aquino was a meeting with Darul Ifta CMC. At doon mismo sa araw na yon, inaprubahan at inanunsyo ni President Aquino na aprobado na yung tinatawag nilang 3.89 billion rehabilitation. So, alhamdulillah, aprobado na, sabi nila. Ngayon, ang katanungan ay, kailan po ba ma-implement? Kapatid. Ano kasi yan? Pag ang tanong is, where are we? We're pretty much everywhere. We're picking up the pieces of everything. Documenting the violations against human rights on the IDPs. Documentation on the death and casualties. Contributing factors are the IDP situations, be it environmentally,
Although death is a natural process, pero inevitably, may contributing factor ang health, ang lack of services, lack of medical attentions. Where are we? We're advocating and voicing out and conveying the message of the IDPs to the government. And where are we? We remain here. We're in hiding. Kasi ang TWG at saka ang CMCTWGs, Darul Ifta, ay hindi naman yan nagpapagawa ng billboards with regards to our accomplishment. Liila kalimat nila, bahala na si Allah magbigay ng reward kung may reward man, siya Allah. And what we are fighting is we're just picking up the pieces of those people who do not wanted to contribute their efforts and willingness to do something for their fellow Muslims. Siguro sa katanungan mo, brother, kung saan na yung technical working group, since meron tayong usapan with the national and the local government when it comes to the rehabilitation and to the improvement of the burnout communities during the siege. So siguro ang technical working group, nasa monitoring tayo. See to it that the premise and the sign or the approved budget is being implemented or will be implemented as soon as possible, as stated in their press release. So yesterday I was told by our friend in Riondo that the congressman Celso Lobregat was there in Riondo, Mariki. And then after maybe 15 minutes, I went to Riondo and baka tingnan natin kung baka construction na ba, kasi maraming team daw eh. So nung pumunta tayo mga quarter to 11, nakita natin yung a group of engineers from City Engineers Office, grupo ni ng City Administrator's Office, grupo ni ng ating mahal na Congressman Celso Lobregat. Nakita natin minimeasure na nila yung daan. So meaning to say, hindi natin alam na meron na pala silang inumpisahan kahapon na sa siguro sa promise nila sa second week daw ng January ay mag-umpisa na. So nakita natin yung daan. Ang nakita ko kasi doon yung daan going to Pispan from Almacdom or IIP at saka dito sa Pispan ng Fisheries, minimeasure nila yung daan going inside. At saka parang meron yata widening. Sinabi ni Mayor na dapat malawak daw yung sinabi ni Congressman dapat malawak daw yung daan na papasok doon sa loob ng Pispan. So tulad ng sinabi ni Brother Munib at saka ni Brother Noor na andito pa rin kami kahit sinabi na nila na parang almost done na yung mga napag-usapan, pero wag silang magpadalos-dalos sa kanilang mga gagawin. Talagang magmamatsyag kami, titingnan namin kung talaga bang gagawin nila or hindi. Kasi pag hindi yan magawa, magsisigawan kami ulit. Although lagi kami pinapasipay ng Darul Ifta na magdahan-dahan muna kasi tayo ay Muslim. Ang Muslim ay dapat may sabar, ang Muslim dapat mapasensya. Pero kung sa ganito ba namang katagal, marami nang namamatay, marami nang nagkakasakit, siguro kahit sino, kung compared to Yolanda, at the span of 1 month, meron na silang temporary shelter on site. Eh tayo, bakit mag-performance na tayo? Andito pa rin tayo sa paghahanap ng lugar kung saan tayo i-relocate temporarily. So, ano bang ibig sabihin dito? Porket Muslim ba kami? Or hindi ba kami kasama dito? So, siguro, hindi mabiblame ang mga local residents, lalo-lalo na yung mga tulad namin IDPs, na mag-speculate ng kahit anong mga negative thinking against the government kasi talagang marami na kami napagdaanan. Yung mga tulad namin home base, wala kaming hanap buhay. Tapos yung mga rentals namin, yung mga kamag-anak namin, siguro, pag 4 months na, parang wala nang mag kahit siguro santo pa yung puso niya. Siguro sa 4 months, baka sabihin na sa'yo, Gams, kung meron kang bahay, maghanap-hanap ka na. So, how much more na yung mga walang bahay sa evacuation centers? Kunti lang, few seconds. Saan na ba ang TWG? Nasa interest kami ng IDPs. Allah. Hanggang meron pang isa sa IDP na maiwan sa evacuation center, nandoon pa kami, inshallah. Allahu Akbar. So,
ma-relate ko lang, kanina. Tama talaga 'yon, yung mga mortality and morbidity rate ng mga kapatid nating Muslim diyan sa grandstand ay increasing at padami pa ng padami. So last time may nakita pa kaming namatay. So it's parang hindi dapat 'yun mangyari. So maitanong ko lang sa redevelopment kasi kanina pa 'yan, redevelop, improve, yung ganyan. Pero hindi na-feel. So sa pagkakaalam ng TWG, kasi sa pagkakaalam ko din is that TWG is under the Darul Ifta, and Darul Ifta is united with the local government. With the local government. So ano yung pagkakaalam nyo tungkol sa redevelopment or improvement? Ano ba to, redevelopment? Yung pababalikin or tatayuan ng bagong bahay, hindi dyan sa bahay nila, kasi we're in yung interest at gusto ng mga brothers and sisters ay dyan talaga. Ano yan eh, may definition yan. Literally at saka operationally dinidefine yung redevelopment. Ang unang definition nito is no relocation. That's another face or mukha ng redevelopment. No relocation. Second is pag magkaroon ng building ng mga houses, it should be within accordance sa culturally acceptable at saka original inhabitant ng mga tao na na-relocate or naging biktima ng siege. So ang Darul Ifta actually is not connected. Ano lang siya, this is like kung sa pipe pa, kung ruined lang siya. In support to the program of the city, provided this is in accordance with what is accepted in religion, with what is accepted in culture, with what is accepted by general public of the Muslim Ummah. So yun yung Darul Ifta. Ang pagkakaalam ng Darul Ifta sa redevelopment is, pwede kong i-summarize sa tatlo. One is no relocation. In as much as possible, kung may relocation man, it should be on-site, meaning hindi siya sa ibang barangay, hindi siya lalakarin ng kilometers or tatawirin ng kilometers. Should be within the barangay. Second is, this should be socially accepted in a matter na culturally, religiously accepted. Tapos, pangatlo ng redevelopment is anything that will take place from planning to implementation should be properly consulted to the constituent na mag-occupy ng lugar. And definitely, ang isang-isang cemented definition ng redevelopment is dapat pabalikin ang mga tao. Kaya from notary location to redevelopment to home now. Meaning, the call now is home now. Ang sabi ng ating brother kanina, yeah, if you would like us to be healed, then sent us home. Yun. Alhamdulillah. So, okay. So, may isang tanong pa dito is that what will be the possible outcome if or when the call of the IDPs were not being, you know, properly heard or implemented? Ano ba yung pwede nating or magagawa? This time ang gagawin siguro natin, lalo na tayong mga Muslim dito sa Zamboanga, bisitahin natin ang mga kapatid sa mga iba cousin centers. Kahit wala tayong dala, yung presence natin is nakakabigay sa kanila ng pag-asa na talagang maipakita natin na hindi lang gobyerno ang nagbibigay ng tulong, pati tayo, mga kapatid nila, lalong-lalo na yung mga professionals. Kasi nakikita natin, pag mga kami na yung mga usual doon, parang hindi masado, pero nung nagdala kami ng group of professionals, talagang kahit walang dala, mangyak-ngyak si Babu at saka si Bapa. So siguro sa redevelopment na sinasabi nyo na gusto ko din ito na isabi sa publiko kasi usually sa Facebook lang tayo. So konti pa ang nakakaalam, talagang makakabalik ba sila or hindi. Meron pa silang fear na nililin lang ba tayo ng gobyerno or ito ba'y they are just buying time technically para later on makuha ulit yung presidential proclamation was given by both presidents. So yung atin dito is gagawan daw ng gobyerno ng bahay pero iba-ibang style. Kung sa mainland ka, i-refill mo, i-filling muna ng piling materials yung lupa at saka
doon maggagawa ng bahay at the cost of 120,000 to be constructed by the National Housing Authority. Tapos, yung mga bahay naman doon sa tubig, hindi naman natin pwedeng abonuhan ng lupa. So, maintain pa rin tayo sa house on stilts. Kaya lang, dapat yung mga CRs natin is hindi na tayo magtatapon ulit ng mga domestic waste natin doon sa dagat. And we are preserving the mangroves. Well, in fact, ang gagawin ng gobyerno is maglalagay sila ng seawall from Mindeba going to Marique para maprotektahan yung mga residential areas kung meron man tayong storm surge. So, yun ang siguro ang magagawa natin as siguro kahit wala tayong authority na pwede natin gawin, is magtulungan talaga tayo kasi nakikita natin hindi talaga kaya ng gobyerno kasi exhausted na yung mga fundings at saka yung mga tumutulong is na-divert na sa Yolanda yung pagtulong. So, tulungan natin ang ating gobyerno. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. By the way, ang TWG, Darul Ifta CMC, ang goal natin is hindi lang tumulong sa IDP kundi sa city government to facilitate kung anong kailangan ng IDPs. Ang call ng IDPs is home now. When you see home now, it's different from house now. Hindi yan home, house lang eh. Hindi surviving home. Living. Before nag-destruct yung community na to, nandun nakaset up ang community with their family, loved ones, etc. Masabi pa ni Professor Monib kang na culturally sensitive, nagiging ang culture nila nakaset up na maayos, yun ang hiningi nila, home now. Ibalik mo kami sa dati namin minahal na lugar, sa mga family namin, kasi na kami, na-deployed na kami kung saan. Sana IDPs nga, na-deplaced, di ba? I don't think the city government i-prostate na ibigo niya ang mga IDPs. There are more than 100,000 of them. Biglo sa city government. Ang city government ngayon, build back dito sa Mbuanga. Kung i-build back natin, ang home doon, hindi lang house. Ang home ay nasa piso ng IDP. Kung hindi natin ibalik sa home, nanungayang natin sa build back voter sa Mbanga, which we believe si Mother, you know, Ming Climaco, gusto na yan mag-develop. So, Manding, alam na yan, i-develop niya, ibalik niya sa home, impossible hindi niya balik. Kapag hindi niya balik, masira ang kanyang program na rebuild sa Mbanga. Yung ano, sa TWG, yun yung question na pinipilit naming hindi papasok sa eksena. Kasi yun na yung, that is the bitter question na dapat may tanong. If hindi siya magawa, then what's next? Tatlo lang naman ang sagot ko dyan. What's next? Ako personally, I will devote all my time na i-monitor at saka gawin ang lahat na makakaya ko to inform and as much as possible the world kung anong ginawa nilang atrocities, violations, and inhuman conditions sa ating mga tao if hindi nila maibalik yan. The second, hindi nila dapat is i-underestimate ang capacity ng mga IDPs to think what is better for themselves. If they want what is better for the IDPs, then they should return what is due to them. Yung pangatlo dyan, ang CMC Darul Ifta at ang Darul Ifta ay group ng mga alim, mga Muslim scholars, at saka ang mga tao ay naniniwala pa sa mga Muslim scholars. That's why yung tanong na yun should not even be entertained kasi that's the most dangerous question. So, very well said, Professor Munib. Mashallah, that was a very, shall we say, powerful message. True enough, because yung ating mga ulama ay pinapakinggan,
because they are the warathatul anbiya, sila yung pumalit sa ating mga prophets, na inshallah subhanahu wa ta'ala, they are the source of guidance. Kumbaga, sa doon kumukuha ng guidance ang ating mga tao dahil sa pinipreach nila ang Islam, bidnila. So, going back to rehabilitation, and before going to my question, I would like to say that we're very grateful and honored. We'd like to express our deepest and warmest gratitude for the core members of the TWG for having, for gracing our program today, because we have a very interesting topic, alhamdulillah rabbil alamin. Like we said before, yung program natin dati, na napakaganda nung napag-usapan natin, and it keeps getting better and better. And inshallah, the next time we meet, bismillah, we'll have a positive note, bismillah. So, going back to rehabilitation, sir, parang narinig ko kanina, parang wala nang support yung ating gobyerno sa mga IDPs. Is it true? So, kung ganun, paano yung pagmumuhay nila? Knowing that they don't have any source of income, they're stagnant sa mga rehab, sa mga evacuation centers, sa grandstand, and I think we all know that grandstand is not conducive enough for living because sa amoy pa lang, parang hindi na magandang puntahan. So, if wala nang supporting gobyerno sa mga pagkain, sa mga sa lahat, so paano yung nangyayari ngayon sa grandstand? May support pa ba yung mga cash for work ba yun? Bismillahirrahmanirrahim. Actually, itong mga issue na to ay i-confirm pa natin kung talaga bang totoo yung na nangyayari na wala nang support talaga yung gobyerno. Kasi kung kanina na-mention natin, yung three phases na sinasabi nila, dapat dito tayo sa rehabilitation na issues na. Yung second phase na early recovery, ang approach ng local government and the national government is yung cash for work and food for work. Papasok ang international organization, ang ICRC, ang IOM, and other agencies, international agencies, and United Nations, ano, papasok dyan. So sila na yung mag-handle. Like yung ginawa ng ICRC, na nagbigay sila ng cash for work. And parang incentives din sa mga IDPs. Ngayon, mga kapatid, dapat dito maingat po tayo magsagot sa mga ganitong klaseng katanungan. Tama yung sinabi ni, support ako doon kay Brother Munib, na kasi sa mga, sometimes sa mga tanong na yung mga very, very details at dapat talaga factual yung maibigay natin. Ngayon, sa early recovery, sinasabi nila, hindi naman nila nilalagay doon kung hanggang kailan. Basta ang sinasabi nila ngayon, nasa stage of early recovery na tayo. And on the third phase is the rehabilitation, reconstruction, and rebuilding of the houses. Pag ibalik natin doon sa rehabilitation, although sinasabi nila at nailagay na sa newspaper, aprobado na yung 3.89 billion. Ang hinihintay na lang natin yung implementation. Ngayon, tungkol sa kabuhayan ng mga IDPs, siguro ang maano ko, tulad ng sinabi ko kanina, i-confirm muna natin kung ano na yung status ngayon ng mga IDPs natin, especially doon sa mga kabuhayan nila. Kasi yun po ang sinasabi rin sa atin. At for the information po, ang CMC Darul Ifta ay conveyor lang, facilitator, messengers, voice ng IDPs. So, wag tayo masyado sometimes na baka yung mga issues na maisabi natin dito ay mahirap na ma-quote and quote tayo regarding sa mga pagsasagot sa mga tanong. Brother. Ang CMC Darul Ifta ay hindi siya relief organization. Nag-ooperate lang kami on our own expenses. Alhamdulillah. With regards to the question na paano na sila kasi nag-lift na yung support ng government. Actually,
dalawang stages yung paglift. Una, wala nang direct support. Wala nang food pack, wala nang distribution ng food pack. Eh, part and parcel, brother, kasalanan din to ng government. Of course, kasalanan din ng mga tao. Sinanay nila ang mga tao sa food pack. Ang mga tao naman, nagpasanay na din. Pangalawa, nung nilip out na yung food pack, ginawa siyang cash for work. Ang cash for work, ginawa siyang by zone. So, may magwawalis, tapos bibigyan ng 50 pesos at the end of the day or of the night. Or 50, 100. And then, nung na-exhaust na yung fund ng cash for work, meron na namang food for work. Kaya lang, what are contentious issues is, ang food for work ay hindi lang siya exclusive doon sa grandstand or sa iba cohesion center. Dinidistribute ito sa iba't ibang barangays. Ako nahahawa ko sa government, sa city government. Bakit? Kasi kinukunan nila ng hanap buhay ang kanilang mga street sweepers. Oh, honestly. At saka nahahawa din ako sa kanilang technical planners kasi hindi nila na-anticipate na binaviolate din nila yung labor rights ng kanilang mga workers kasi hindi nila binibigyan ng sapat na description ng trabaho. I don't know if they are ignorant to the law of labors or whatever. Para sa amin, tinanong namin to kung ito ba yung makatao o hindi. Ang sabi ng ating mga brothers and sisters, makatao. So, for now, ang available lang is food for work na magwawalis sila at the end of the week, bibigyan sila ng 50 kilos of rice, isang sacks. So, ang sabi sa akin personally kagabi, nandun ako sa grandstand at sa nakaraang araw, may iba namang daw relief organization na papasok pero hindi pa nila alam. Ang sabi nila, baka daw papasok ang balikatan. So, we will just have to watch out for this one. Whatever the arsenal motives na papasok, we really have to watch out. In as far as the support is concerned, nasa food for work sila ngayon. So, alhamdulillah, Rabbil Alamin. So, sir, let me clarify one point. Yung plano ng sa structural plan ng rehabilitation, yung pagpunta, yung mga bunkhouses sa on-site, sa site ng affected areas, is it approved na ba? O napag-usapan na ba ng mga IDP, CWG? Ano na ba to? Nasaang stage na ba tayo? Yung pag-ano ng on-site relocation ay approved na. Accordingly, bibili ang government ng 24 hectares na lupa adjacent sa barangays ng dalawang affected barangays, specifically Riondo and Mariki, na ang bahay itatayo doon ay mga families na hindi mag-fit in sa number of houses na makukonsume doon sa lupa ng Riondo at saka ng Mariki. In papers, this is approved. In principle, this is approved. Now, what we have to watch over is the implementation. Kasi okay, everything and anything will happen sa implementation. So, as far as the relocation is concerned, but is it permanent shelter already or that's permanent? Permanent shelter. Permanent. So, my last question. Like you said, the 3.9 billion, is it 3.9 billion? 3.89 billion pesos was signed and approved. Now, the structural plan for the permanent relocation to the original site of the barangays. So, everything approved already. So, what are we waiting for? Ano pa ba yung, what hinders the government? We know that the TWG is in talks with the government, communicating properly with the government. So, my question, our question is, what hinders the government in implementing? So, because everything is already approved. Ano naman to eh? This is a government, real government process. May bidding. Tapos mayroong canvassing, mayroong pre-phase, may implementation phase, may construction phase. Tatlong agency of the government ang constitutionally mandated papasok doon sa rehab. One is ang clearing operation, meaning ang filling of materials, ang reclaiming, clearing of waste, lightings, and etc. mga water system drainage ay DPWH. Tapos ang construction ng houses, according to the standard of housing nationally accepted ay NHA, National Housing Authority.
Now, after all is done, papasok din ng Diyos sa Baludi para sa livelihood and social components. Now, what is worse is itong tatlong to ay may kanya-kanyang program at hindi sila nagkakasundo. Perhaps, ang isa sa mga technical aspect na dapat nilang i-harmonize ay yung sila mismo. Because in as far as the plans and the budget is concerned, is in place, but the implementing bodies ay hindi pa sila nagkakasundo. Accordingly, ano, I have a source na hindi pa nagkakausap yung tatlong agencies. So, I think we have a longer road, mashallah. So, and I don't think the IDPs, the evacuees staying at grandstand could wait more. So, inshallah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala's guidance to ease our difficulties as He promises in the Holy Quran, Inna ma'al usri yusra. So, inshallah, we would like to express our appreciation first to our new co-host, Brother Sherhan Daris, for a very interactive open forum. And, of course, the core members of the TWG, thank you so much for gracing our program. And lastly, we'd like to ask from you some closing message towards our televiewers and inshallah to everyone, inshallah. First, we have the spokesperson of the IDPs, the internally displaced person. This is the the legal term for evacuees. Yeah, the legal the term for evacuees. We have the spokesperson, Brother Gamar Hassan. Okay, siguro ang una sa lahat, maliban sa ating paghingi ng dua or prayers na sana matulungan na tayong mga IDPs or sa makabalik sa kanilang mga communities, ay agree sa mga sinasabi ng aking kasama dito, although hindi kasali yung pauwi kaagad while they are constructing the houses. Siguro ang isa sa makabigay ng immediate solution sa mga congestion, sa mga trafficking, sa mga death na nangyayari sa evacuation center, siguro kung pwede makabalik na sila ngayon. Siguro by phasing naman, baka pwedeng gawin phase 1, phase 2 while andun yung mga iba sa temporary shelter. So, secondly, gusto ko lang panawagan na let's support the IDP bill that it was vetoed by the President last year twice. Okay, so I was invited by the Committee on Human Rights by the chairmanship of Congressman Romarato last December 10 and 11. So, sinabi natin dun sa House of Congress that kung na-approve na sana yung IDP bill, hindi tayo magkakaroon ng ganitong problema. So, ipanawagan natin sa national government at saka sa mga kasamahan natin na mambabatas sa Kongreso at saka sa Senado na talagang suportahan ang IDP bill kasi magkaroon sila ng hearing sa January para at least kung maipasaman ito at saka maaprubahan yung mga natitirang IDPs na internally displaced person dito man sa Zamboanga at saka sa Yolanda, victim sa Bacolod, sa Tacloban, ay talagang mag-enjoy ng mga tulong at saka ng mga bagong laws na may ibibigay na ma-prioritize matulungan ng mga IDPs. Thank you sa ating brother. Now we have my favorite advisor, the ever outspoken Professor Munib Kahal. To all the brothers and sisters locally and abroad, tatlo lang ang panawagan. Una, magtiwala kayo sa proseso na ginagawa ng gobyerno at pinagpaparticipitan ng CMCTWG Darul Ifta. Pangalawa, we're not going anywhere. Do not underestimate the capacity of our people to think and combine their efforts to bring the issues to your doorsteps. If you are a government, think about of doing any other matters. The third is, we're alive. We are human. We feel, and we are communities. Our communities is stronger than you think. Salam. So, alhamdulillah, few words, but so meaningful, inshallah. Now we have
the brave one, mashallah, the newlywed, mainit-init pa to, ang ating, walang iba kundi si Professor Nur Daniel. Assalamu alaikum once again. We would like to thanks to Nidaul Islam for inviting us. Of course, at Darul Ifta, binigyan tayo ng opportunity to help our brothers, no, the Ummah. And sa IDPs, sana marinig nyo to. And I know you are downloading. Mag-download kayo sa YouTube. Just be peasants. Kasi yung may peasants, yung may sabar, nandun ang Allah SWT sa inyo always. Always be with you. Kaya sinabi ni Professor Munib, hindi kami papunta saan. Kaya sinabi ko kanina, hanggang meron pa kahit isa lang sa inyo, doon pa kami. At hindi lang ngayon, hanggang sa sunod na panahon. Our beloved city government, Man Beng, at saka sa mga kasama niya, and to the national government, particularly Malacanang, facilitate well our community here in Zamboanga City. Huwag natin kalimutan. Huwag doon lang sa kabila. Pero as member of the Filipino community, ipantay-pantay natin. Magtulungan tayo, walang Muslim at walang Kristiyano. To our brother Muslims, ilakas pa natin ang spirit of unity natin at ang pagmamahal natin. Thank you very much. So, shukran, jazakumullah khairan. Now we have the head of the technical working group, no other than Kaji Ben Abdul Wahid Lutian. Alhamdulillah. Tulad po ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ittihadu kuwa. Al-mu'min lil-mu'min, kalbunyani yasuddu ba'duhu ba'dan wasabbaka bayna asabi'ihim. Ngayon po, mga kapatid, ito na ho yung pagkakataon. Kung tayo'y nagkakaisa, tayo po ay malakas. Walang sino man sa atin na basta-basta lang na magigiba yung unity natin. Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad, ang isang bar-iman sa isang bar-iman ay katulad, inalintulad niya sa isang building, sa isang bahay, na yung poste at saka yung beam ay kumukonek po sa isa't isa. So, ganun po katibay yung Islam. Ganun po katibay yung Muslim. At sa summary ko lang po, sa mga IDPs, huwag ho tayong matakot. Ang implementation na lang ang hihintayin natin, gaya ng sinabi ng mga kapatid natin, sabar muna tayo. Aprobado na yung rehabilitation, alhamdulillah, makakabalik po tayo sa kanya-kanyang tahanan. At kung meron mang ma-relocate, ay adjacent to the barangay. Yun po ang assurance na binigay sa atin ng national government at saka ng local government. Inshallah, subhanahu wa ta'ala, katulad po ng sinabi ng mga kapatid natin, ang TWG-CMC Darul Ifta ay nandito at nandyan palagi at nagbabantay sa anumang bagay na nakikita natin na hindi na tama ang tinatahak ng gobyerno natin ay iko-correct po natin at itutuwid natin yon. Inshallah, subhanahu wa ta'ala. Magkaisa po tayo at mabuhay po tayong lahat. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So, alhamdulillahi rabbil alamin. Indeed, we are very blessed to have the TWG with the Darul Ifta. As you all know, the Darul Ifta is composed one of the largest, if not the largest organization composed of our ulama, our mentors, our elders. So we have the TWG helping our ulama communicating with professionals, communicating with technical issues that our ulama cannot focuses. Because sometimes yung ating mga ulama, yung focus nila ay nasa preaching Islam. But it shouldn't hinder them from interacting or from mingling with issues as such. So alhamdulillah rabbil alamin, we are very grateful with the TWG in their help, in their assistance sa process na ito, because it gives us local constituents the larger picture. It gives us the door, it gives us the opportunity to know what should be known, because sometimes all these issues minsan tinatago na lang eh. And
the courtesy also we need to give to the local government for opening their doors towards the Darul Ifta TWG. So alhamdulillahi rabbil alamin, our big thanks to Ma'am Beng Klimako for giving us the opportunity in the process, within the process, inshallah, up to the end, until such time that we will live harmoniously bi'idhnillah, and our and the IDPs would go back to their original home with their homes redeveloped, as the TWG is shouting no to relocation but yes to redevelopment. So alhamdulillah rabbil alamin. Before closing our program, may we give the floor again to my co-host Brother Sherhan Daris for a closing message. And this is his first time with Nila and would not be the last, inshallah. Inshallah. Para sa akin lang, konting reminders lang sa mga brothers natin and sisters sa grandstand. Kumbaga sabi nila, patient is not the ability to wait, but it is the ability to wait under good attitude. So inshallah, susunurin natin inshallah at maging peaceful yung lahat. So yun lang, inshallah. So syukran, alhamdulillah. So dearest brothers, sisters in Islam, sa lahat po ng aming mga taga-Giliw na taga-pakinig at taga-panood, alhamdulillah rabbil alamin, katapos lang po ng ating napagandang pag-usap kasama ng TWG, inshallah subhanahu wa ta'ala, the next time we will meet them, may maganda na pong balita na kanilang maidadala. So we will leave you at that. Fi amanillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.